Naglabas naman ang panibagong kautosan ng pamahalaan ni US President Donald Trump na naglalayong walisin ang mga illegal immigrant kung saan tatamaan ang 11 milyong undocumented foreigners. Batay sa pinakahuling report, aabot naman sa mahigit 300,000 Pilipino ang illegal na naninirahan ngayon sa Estados Unidos. Paliwanag ni John Kelly, kalihim ng Department of Homeland Security, layo ng kautosang ito na matugunan ang lumalalang problema sa illegal migration na nakakaapekto na sa government resources. Ayon kay Kelly, bunsod ng pagbuhos ng illegal immigrants sa southern border, nahihirapan na ang US government at nalagay na rin sa alanganin ang national security. Ibinabala naman ng mga human rights group na ang ginagawang witch hunt at binabalak na mass deportation ng Trump administration ay maaaring makasira sa mga pamilyang matagal nang naninirahan sa Amerika at posible ring makaapekto ito sa kanilang ekonomiya.